guys! Welcome sa ating YouTube channel. Ngayon, ikukwento ko sa inyo kung paano na-hijack or na-hack ang ating Facebook page na walang pasok updates. At kung paano ito nabawi mula sa mga hijacker o mga hacker. Tuturuan ko rin kayo kung paano maiwasan yung mga walang hiyang pag-hijack nila sa ating mga Facebook page. Okay, let's start! Paano nga ba mang-hijack o mag-agaw ng page ang mga walang hiyang hijacker? Based on my experience, nag-message sila sa akin sa page ko na 53,000 likes. Yan yung mga karamihang target nila para mang-agaw ng page. At yan yung mga message nila. Are you interested in posting articles of Facebook page through instant Facebook articles? You will be paid $120 per item every day. Yan yung mga bungad ng mga walang hiyang hijacker. Since tayong mga tao, syempre pera yan, pwede tayong mauto. Pwede tayong maloko nila. Kasi malaking pera din yan. Dolyar na. Kaya mas mabilis tayong masilo sa mga ganyang pakuntsaba ng mga walang hiyang hijacker. So, ayun. Para maiwasan natin, huwag nyo na lang silang pansinin sa page nyo. Huwag kayong maniwala sa mga ganyan. Kung gusto nyong maniwala sa kanila, i-message nyo sila or i-video call mo sila para makita yung ano nila, yung mga itsura, mga pagmumukha nila. Tapos hingyan mo sila ng ID para mas mapagkatiwalaan sila. Kasi meron din namang ibang taga-ibang bansa na nag-uupa ng mga page natin tapos babayaran nila tayo. Pero meron din namang mga walang hiyang hijacker na yan na panluloko lang at pang-aagaw sa ating mga page yung mga ginagawa. Kaya mas mainam na sure tayo sa mga transaction na ginagawa natin sa kanila at pag-chat sa kanila. Bago din tayo mag-reply, stalk muna natin yung mga pagmumukha nila kung legit. Pero minsan, nagpo-post din sila ng mga ibang picture ng mga tao kaya hindi rin natin ma-sure kung sila ba talaga yun o hindi. Kaya mas lalo tayong mag-ingat sa mga panuloko nila. Pangalawa, kapag ayun sa picture tingnan nyo, kapag may nag-send na sa inyo na sign up link, halimbawa, pag i-invite ka nila, kunwari magtatrabaho ka doon sa business nila using your page, yan, magsisend sila ng link sa inyo, tapos magsasign up kayo, tapos isisend nila sa email nyo. Once na kinlik nyo yung email, lalabas yung picture na yan. Kapag nag-sign up kayo, lalabas na yung business manager. Ayun, kapag nasa loob ka na ng website ng business manager, may nakalagay doon na add page. Sabihin ng mga hijacker, add mo yung page mo. Tapos, ayun, kapag i-add mo at nagpa-auto ka na, doon na magsisimula yung kalbaryo ng page mo. May posibilidad din na tatanggalin ka na nila as admin, tapos gagawin ka na nila ng analyst. Ayun, kapag na-add mo yung page mo na doon, i-review ng Facebook yun, o di kaya i-approve nila yun. Kasi parang nag-request yung link na sinend nila eh. Magre-request na para ma-access nila. Tayo hindi naman natin alam yun. Kaya ayun, kapag nakapag-add ka na ng page at na-approve na ni Facebook, yung mga hijacker na yan, matutuwa na yan kasi tatanggalin ka na nila as admin. Tapos yung gawing analyst kasi hindi naman sila pwede mag-remove ng member sa page mo. Kaya magiging analyst ka na lang, ma-review mo na lang yung mga information dun sa page mo. Tapos sila, magpo-post ng mga video para ma-monetize yung Facebook page mo. Tapos kikita na sila ng pera. Kaya ayun, yung picture na to, tingnan nyo. Ito yung nag-set sa akin ng as analyst dahil nagpa-auto ako. Kaya ayun, na-change niya into analyst yung page ko. Bago niya na-set yun, mga 3 days ago siguro nung nag-sign up ako sa link na sinend niya. Tapos ayun, mga 1 week na hindi na ako makapag-post sa page ko. Post lang sila ng post ng video. Tapos ayun, naghanap ako ng mga susi kung paano mabalik. Tapos nag-report ako sa Facebook, kaso walang reply. Buti na lang may nakita ako sa Facebook na Pinoy Accounts Recovery. Ayun, nag-post ako dun ng nangyari sa page ko na hinijack nga ng taga-Pakistano yun, o di kaya taga, basta Arabo ata yun eh.
Kaya yun, buti na lang nandyan sila yung Pinoy Accounts Recovery para tulungan ma-recover yung page ko. Kaya kung gusto nyong magpatulong, join lang kayo sa group na to. Ito yung picture. Tapos yung link nasa baba. Kaya tingnan nyo lang yung nasa description. Andyan lang yung link. Tapos yung page, huwag nyo kalimutan. Yung page nila, ilike nyo. Tapos, ayan, maraming link dyan. I-click nyo lang kung gusto nyo humingi ng tulong. Open sila 24 hours. Yan, message nyo lang sila. Huwag lang kayong mahiyang mag-message. Sabihin nyo lang yung case, kung anong nangyari, kung anong account, kung nahakba, kung o ano man. I-message mo lang si Sir Nords Mamenting. Yan. Yan yung picture ni Sir. Tapos kay Ma'am Jenner Navarro. Yan din picture ni Ma'am. Message nyo lang sila. Tapos kay Sir Ruden Ico. Yan. Shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong sa aming page na walang pasok updates. Dahil hindi kayo tumigil na tumulong sa akin para ma-solve at mabawi ko yung 53,000 likes na Facebook page ko. Kaya ayan, maraming salamat sa inyo. Tapos may group sila po yung mga admin. PM nyo lang sila or message o mag-join kayo sa group nila. Kaya ayan, mga legit yan. Hindi naman sila humingi ng mga malalaking kapalit. Kung ano lang gusto nyo, mababait pa sila. Tapos mapagkatiwalaan. Basta magtiwala lang kayo sa kanila. Ayan, i-provide nyo lang yung mga information na kailangan nilang hingiin. Tapos mga ebidensya, yung mga screenshot kung ano nangyari. Tapos ayan. Ayan, yun lang yung kwento ko, ano nangyari sa page ko na na-hijack ng walang hiyang hijacker from Pakistan o di kaya UAE, mga Arabo. Kaya, yan, huwag natin i-entertain yung mga message nila kung nakikita niyo yung mga pangalan niya, mga Arim, mga iba't ibang mga pangalan na, iba sa atin. Huwag nyo lang pagkatiwalaan kasi mga hijacker yan, mga walang hiya. Kasi yan, careful lang tayo sa mga message nila at saka huwag tayong magtiwala sa mga sinisend nilang link para maiwasan natin yung mga pag-hijack sa ating mga Facebook page. Kaya ngayon, successfully recovered na yung Facebook page natin na walang pasok updates. Dahil sa tulong ng ating Pinoy Accounts Recovery Team na sina Sir Lords Mamenting, Ma'am Jenna Navarro, and Sir Roden Ico. Yeah, once again, thank you so much for helping me recovering my page. Kaya sa mga kapwa ko page owner na may mga mararaming likes, and sa mga kapwa ko vlogger, please share this video para maiwasan natin ang mga hijacker, mga walang hiyang hijacker na Pakistano o mga Indiana na yan, mga taga-ibang bansa, para maging aware ang ating mga ka-vlogger at saka mga page owner natin. Kaya share nyo lang at maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like our Facebook page, Walang Pasok Updates, and subscribe to our channel, Walang Pasok Updates. Thank you so much!